So ayun mga kadabs, bali mag-assemble tayo ng NAS server or free NAS server. So mag-install tayo nitong SSD na 980 Samsung brand na M.2 SSD dito sa ating motherboard na Asus Prime. Bali ipapakita ko sa inyo kung paano i-install to at saka ibuo yung ating pinaka server. So yung specs ng ating motherboard dito is Prime H510 AIM-Key R2.0. So Asus brand ito mga kadabs. Tapos yung ating dynamic na power supply is yung Seasonic power supply na 2-rated mga kadabs. Tapos gumamit din tayo ng dalawang Seagate 1TB hard drive na gagamitan natin ng mirror sa ating NAS. Bali siya yung magiging pinaka storage ng ating NAS server. So ayan, install na natin yung ating SSD sa ating motherboard na Prime Asus. Yun yung ating SSD na Samsung brand. So ayun, ikukunik ko na yung mga wire ng ating hard drive Seagate sa likod. Tsaka kung mapapansin nyo dyan, medyo assemble na yung ating motherboard, hindi na makikita sa video kasi itong PC na to mga kadabs na ating gagamitin ay bali na assemble na natin talaga siya. Kaya ang nangyari dyan, yung kinabit totally natin dyan is yung SSD tsaka yung Seagate hard drive na lang. So yan, bali nag-install na tayo ng NAS operating system or yung pinaka software ng ating NAS. Dino-double check na natin yung ating BIOS ng ating computer kung marireed niya na yung ating SSD tsaka yung Seagate hard drive. So ayan yung ating Seagate hard drive, dalawa yan. Tapos yung M.2 natin na Samsung SSD. Tapos yung Seasonic brand natin na power supply. So ito yung ating motherboard na Prime H510M-Key R2.0. Tapos ito yung ating 500GB na SSD 980 M.2 Samsung brand. So ayun mga kadals, bali naka-install na yung ating NAS. Bali na siya, nasa server siya namin or yung pinaka NAS computer server namin na binuo. Tapos ito na yung kanyang application. Bali ma-access natin siya dito sa computer ko through network. At saka yung IP address niya is 192.168.0.7. Ito namang IP na to is assigning IP namin or naka-address sa ating TrueNAS. So ayan yung ating pinaka-application niya or pinaka-browser ng TrueNAS natin. So login natin siya. So yan yung pinaka dashboard ng ating TrueNAS. Makikita nyo dito sa pinaka dashboard natin, yung TrueNAS natin ay may EBG usage, CPU, yan siya. Matitrace natin dito. Bali yung specs ng aming CPU is Intel Core i3 10th gen na CPU,
at 3.60 GHz. So yun, core niya is 4 cores, 8 threads, high usage, yan yung high usage niya, hot is 26 degrees Celsius, yan, yan yung pinaka ano niya, mamomonitor natin dito sa dashboard. Yung memory naman niya is 7.6 GB or 8 GB, yan total, yan total lang to. Ganyan naman yung ano natin, mga RAM, 8 GB siya pero naka ano lang doon, hindi umabot talaga sa pinaka 8 GB. So ang usage niya ito, ang service niya, oh, pre 4.1 GHz, gigabit, saka yung caches niya, ZFS caches niya is 1.0 GHz, services niya is 2.5 gigabit. So ayan, sa network naman, ito yung network niya, incoming network, yan yung blue niya, parang blue chart niya, tsaka yung outgoing network is ito, yung dilaw niya. So nasa ano lang siya, 15 bps. Storage, yan yung storage natin is meron siya siyang 1 tera, yan 1 tera yan, pero ang naka-display dito is 887.99 gigabit. So ang total lang hard disk namin is, yung ginamit is 2 disks, ayan siya nakalagay dyan, 2 disks. Tapos yung full status, online use space 1%. So pinaka usage ng 1 tera namin or 1000 gigahertz is 1% pa lang. So hindi pa siya ano, since bago pa siya, hindi pa nababakapan. So, interface naman niya ito. Sa interface niya, media type Ethernet. Yan. So, media subtype is 100. And IP address, ito yung .7 VLAN. So ito naman sa full dito sa sheet, total days 2, full status, online usage, parang same lang siya nito dito sa overview, same lang din siya dito sa storage. So yun lang, dito sa local area network, ito yung local area network namin. So ayan, yun yung mga list. So hindi ko na yan masyado ipapakita kasi private na yan or for company policies. So yun, thank you for watching mga kadabs. Ito na yung ating application na in-install. Bali, dudugtong ko na lang tong video na to doon sa ating pag-install ng ating server ng NAS. So, bye-bye!